Hi guys! Good afternoon. Isang napakainit na hapon po sa ating lahat. What time is it na? 4 PM na and ang init talaga mga day. Grabe, parang tagos sa iyong balat ba mga day? Ganito pala sa Florida pag ganitong month mga day. Happy Monday po sa ating lahat. Sinigurado ko talaga na tama ang araw na sasabihin ko. Alam niyo mga day, pag wala kang trabaho talaga mga day, no? Talagang hindi mo na maalala kung anong araw ng linggo ngayon. So sinigurado ko talaga mga day na Monday talaga ngayon. Baka mapahiya na naman ako sa inyo. So dalawang tulog na lang mga sis. At lilipad na tayo papuntang Pilipinas. Okay, may kwento ko lang sa inyo mga day. Kasi may mga nagtatanong sa inyo mga day kung paano na yung bahay namin dito. Ibibenta ba namin ang bahay dito kasi may bago na tayong bahay doon sa Pilipinas. Alam nyo mga day, ang daming gustong bumili ng aming bahay dito sa Amerika mga day. Kasi ang ganda ng spot niya mga day. And then sobrang malapit lang siya sa beach. And then pangalawa, yung cost of living dito mga day. Ba? Dito sa Florida kasi mga day, walang state tax. So mga day, talagang halos everyday merong nagpapadala ng sulat sa amin na gusto nilang bilhin itong bahay na to. And then almost everyday ay may mga tumatawag kay John, ganito ganyan, nag-o-offer sila ba ng deal kung magkano itong bahay bibilhin. And then one day may tumawag na kay John mga day, and then sabi nila ganito ganyan, gusto namin bilhin ang bahay. So nag-set ng amount si John. Doble ang sinet ng amount ni John. Kasi ang ano natin mga day, ang address namin dito sa Amerika mga day, pwede mo siyang tignan online and pwede mo siyang pwede silang magkaroon ng computation doon kung magkano ang worth ng iyong bahay. So one time may tumawag kay John, dinoble ni John ang price. Sabi, bakit naman ganito yung price? Sabi ni John, ibig sabihin yan, hindi ko talaga ibebenta ang bahay ko. Kaya nag-ano siya ng price na ganyan, na doble doon sa site mga day ba. So, mga day, walang plano na ibenta ni John itong aming property dito sa Amerika mga day. Una, dahil napakamahal ngayon ng bahay dito sa Amerika. Pag tumitingin kami ng mga property mga day, nasa 400,000, 500,000, up to a million. Depende mga day sa mga area. Dito sa Florida, may mga kanya-kanyang Palm Beach, mayayaman yan sila. Jupiter, mayayaman yan sila. Dito banda sa Lake Worth mga day, hindi masyado. Parang affordable houses lang. Maraming gustong bumili dito kasi mura nga siya. And then, hi Will, our neighbor. So, sentro. Sentro, malapit kami sa park. Ganyan. So, napaka-ano talaga. Napaka-convenient talaga. Malapit sa supermarket. Ayan. So, mga day, update naman tayo ngayon sa ating bahay sa probinsya. Napaka-malapit na talaga matapos. Ngayon, ang ginagawa nila ay doon sa kusina namin. Inaayos na nila yung sink natin. And then, okay na din yung tiles. And then, ang ganda lang ng area namin doon kasi yung sinabi ko talaga na yung bintana ay ilalagay natin malapit doon sa sink kung saan maghuhugas tayo ngayon mga day, para kahit naghuhugas tayo makikita natin ang paligid mga day. So napakaganda, thankful talaga kami sa mga nakuha namin mga contractor mga day, kasi napaka ano talaga nila, pulido talaga nila magtrabaho, may sense of urgency talaga sila ba? Kaya nakaano talaga kami sa kanila. Naka-jackpot talaga kami sa kanila. Thank you so much sa inyo. See you all very soon. Right, my love? Yes, sana all soon. Sana all soon. Sana all soon, doon. Hello, dear. Hello. My love is busy. Okay, may mga nagtatanong pala sa inyo, what will happen to your plants? Okay, you're not there, what will happen to your plants? So, meron kaming sprinkler na tinatawag. We're gonna show one of the sprinkler, dear. One of the sprinklers. Eto! That's a sprinkler. That's a sprinkler. So, over here. So, nakapalibot siya mga day sa buong bahay natin. So, kahit nawala kami dito, ayon ang ating sprinkler system. Automatic. Automatic. 6 PM, dear, no? 6 AM. 6 AM, and then in the afternoon? No. No. Ah, no, in the afternoon. One time a day.
Ah, okay, one time a day lang pala. I was wrong. But I have to make it so that they all come on together so the pump doesn't cycle. Okay. Turn on and turn off, turn on and turn off. Okay. So right now we have to go and buy a new one because it stopped working today. Oh my God. Kung kailan gagamit. This is what happens. This is what happens, mga day. So, kung kailan palapit na pala. Buti na lang napansin ni John. Good thing you checked, dear. Oh, I know the routine. But it doesn't, even though I replace the batteries and do everything, doesn't mean it all goes smoothly. Mm-hmm. So, aalis kami ngayon. Pupunta kami ng may papalitan si John sa sprinkler natin. So, if the sprinklers stop working, then things die. The die. So, mamamatay yung ating mga plants, mga day. Wag naman sana, no? So, aalis kami ni John. Bibili kami ng parts doon na gagamitin ni John sa ating sprinkler para ready na ang lahat bago tayo umalis. Today, I just set up the new one on the front. Oh, bago lang nag-set up pala si John ng ano? And this is the one that died. Can't set anything. Time. It just happened today. Just today. No. And that one, hope. This one waters. Sa harapan. Okay. Punta tayo sa harapan. Ayan, yung ano natin. Papaya natin. Laki na ng bunga. Okay, in front naman. Wow, sweet almond. I don't want it to die. I put a sprinkler there. Mm-hmm. There's another sprinkler there. Put that sprinkler in. Ah, ayun sa gitna. Ayan, sa gitna. Ayan. There's another. Ah, okay. So we have three. The other one quit working. Ayan. Four total. Ah, four total. Two, three. So, apat yung isa, hindi gumana. So, pupunta kami ngayon ng Home Depot, dear. We're going to Home Depot. Yeah, I think Home Depot is the only one that carries. Okay, so punta kaming Home Depot, mga day. At, ano, bilhin natin yung material na gagamitin din dyan. Okay? So, yun lang, mga day. Nakaka-happy. Ang malapit na talagang matapos ang bahay natin. Thank you so much again. And salamat sa inyong support sa amin ni John. See you all again later, mga day. Bye, everyone.